Sige na, kuha mo rito. Sinundan ko lang po kayo kasi gusto ko po kayong kausapin. Bakit? Okay lang po ba kayo, attorney? Nakita ko po kayo na pinagtulakan po kayo ng dalawang babae kanina eh. Wala yun. Huwag mo nang intindihin yun. Nayaman na yun. Ang intindihin mo, yung sinasabi ko sa'yo. Nakausap mo na ba? Nakumbinsin mo na ba ang nanay Beth mo na tanggapin ang pera ng mga laksama na? Bakit po sila galit na galit sa inyo? At saka, bakit po sabi nung isang ali na samang tao daw po kayo? Hayaan mo na yun. Ha? Wala yun. Huwag mo nang intindihin yun. Parehas lang po ba nila kami? Tinulungan niyo rin po ba sila sa kase nila? Natanyalo kang mag-alala, ha? Hindi mangyayari sa inyo yung nangyayari sa kanila. Kung susundin lang ni Nanay Beth mo ang lahat ng mga sinasabi ko, wala na kayong problema. Ano pong ibig mong sabihin? Ano pong nangyayari sa kanila? Nagtatrabaho ko noon sa isang pampublikong organisasyon ng mga abogado. Tumutulong kami sa mga mahihirap. Sa mga mahihirap na gustong makamit ang hustisya pero walang gustong tumulong sa kanila. Tulad ng mga pamilya masinayo. Huwag po kayong mag-alala, no? Tinitiyak ko po sa inyo na mananagot po ang amo ng anak nyo. Sa Len, gusto ko lang malaman mo na kahit nakatulong ka niya, wala siyang karapatan na saktan ka. At lalong wala siyang karapatan na ikulong ka sa bahay niya. At palabasing aksidente lang ang lahat. Alam nyo, patong-patong na kaso ng illegal detention, physical injuries, at violence against women ang kailangan nilang harapin sa korte. Mabibigat pong kaso yun. Maraming salamat sa inyo, attorney. Alam mo, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin alam ang gagawin namin eh. Kamag-anak nyo pala yung taong tumulong sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral. Sayang nga, at wala na siya ngayon. Pero napakalaki ko ng utang na loob ko sa kanya. At dahil ho doon, hindi ko kayo bibigoy. Pangako ko yun. Pero, attorney, hindi po ba nakakatakot? Kasi ang sabi nila, yung pamilya daw po nagmumaltito sa anak ko, eh merong mag-anak sa gobyerno na mataas ang posisyon. Tiyang, huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong matakot. Magtiwala ho kayo sa batas. At ha, nahiniwala po ako na malaki ang chance nating manalo dito. At saka, sigurado naman ho eh, kahit anong mangyari, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Salamat po. Salamat. Dahil mayaman at makapangyarihan ang amo ng kliyente ko, nagtulong-tulong ang maraming abogado nila para pasukuin kami. Pero lumabang kami ng pamilya Masinayon. Hindi kami sumuko.